morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay matapos ang tila isinagawang tila masalimuot na paglusob at pinasok ng PNP ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at halugugin ang nasabing 30 hectares property na pagmamayari ni Pastor Apollo Quiboloy at ang tila hindi pagsunod ng PNP matapos maglabas ng desisyon ang Regional Trial Court ng Davao City, VP Sara Duterte. Tila binasag na ang katotohanan at harapang nagsalita na hindi man pinangalanan. Ngunit sa pool sa kanyang pahayag ang PNP General Tore Marvel Avalos at si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, mali na mabalisa, mali na matakot. Alam nyo kung bakit pinadalhan kayo ng 5,000 na mga pulis upang inyong kausapin, upang inyong ipaintindi ano ang nangyari sa ating bansa. Nasaan na ang rule of law? Pinadala sila dito para takutin kayo. Pinadala kayo ng Diyos upang paunawain sila. Ito ang matinding pahayag ng Vice Presidente kaugnay sa paglusob at tila paghalughog ng PNP sa compound ng KOJC na pinamumunuan ni General Tore at Marvel sa utos di umano ni Avalos at ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na nga naglabas na ng desisyon ang Regional Trial Court ng Davao, ay tila patuloy pa rin ang isinasagawang illegal na pagkubkob ng PNP sa compound ng KOJC. Dagdag pa ng Vice Presidente, "If they come to the place of violence, the Kingdom Nation is the expert in peace." Alam nyo iyan, Davaoenyo. Our peace-loving Filipinos, and in fact, ay hindi lang Davaoenyos, because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and all over the world. End quote. Kasunod dito ay humingi ng tawad ang Vice Presidente sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At ayon pa sa kanyang naging official statement, and I quote, "Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know this has been going on for 9 days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation, and I could come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo. At hindi ko maiwan-iwan ang aking mga kasamahan sa OBP. But always remember na wala man lang ako lagi sa masayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. Wala pa ako sa punto sa mga miyembro sa KOJC. I am not in the level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ako sa inyuhang level. But you know, para sa kuha, dili man nako sila mamahal. I cannot bring myself to love them, pero ang akong verse, pulong para sa ila, mao ang gabas sa Ginoo, dili gyud magsaba." End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kachika. At marami din sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "Madam Vice President, sobra pa ako naiyak sa inyong talumpati dahil ang iyong wagas na pagmamahal po sa bansa at sa taong bayan at sa mga mahihirap na ngayon ay naghihirap sa kamahalan ng mga bilihin, kung kaya 2 beses na lang kumakain ang mga mahihirap at hindi nakakatikim ng masasarap na pagkain at ulam na lang ay tuyo na may kalamansi na hindi na kayang bumili ng ulam dahil sa sobrang mahal ng presyo sa palengke. Kaya mahal na mahal ka namin, Madam Vice President Inday Sara Duterte. We pray to God your long life. God bless you po at sa inyong pamilya, Duterte. We love you so much, Madam Vice President. We love you, VP Sara Duterte. Mahal na mahal ka ng taong bayan. Ingat kayo lagi, BP. We are happy and proud of you na nag-visit ka sa KOJC. We will support you, BP, whatever it takes. Sulit Duterte pa rin. BP Sara at mga Duterte lang ang may malasakit sa bayan. May tunay na pagmamahal sa bansa kung sinilangan. Yan ang dapat mamumuno sa ating bayan. May busilak na puso lalo't sa mahihirap. BP Sara for President. Ilalampaso kayo niyan sa 2028. Yan ang ating BP Sara Duterte. Kahangahangang prinsipyo. May magandang halimbawa na dapat tularan ng bawat tao, lalo na yung gustong maglingkod sa mga politiko man o hindi. Maraming salamat, aming VP Sara. Mabuhay po kayo ng 100 years also. God bless you,
pinakamamahal, pinakamabait at nagkakaalam na kaming mga taong bayan na naghihirap dahil puro nakatunganga ang Kongreso at Senado na mga walang silbi sa bayan. Mabuhay po kayo, Vice Sara Duterte. Napaka-humble mo, Ma'am BP. Tsaka wala po yun. Huwag po kayong mag-alala dahil lahat naman talaga tayo hindi naman talaga perfecto. Basta lagi po kaming gumagabay sa'yo at umaasa. Dito lang kami handang sumusuporta sa'yo. We love you. Hope na huwag po sana kayong paghinaan ng loob. May tamang panahon din sa lahat ng pagkakataon. Soon magkakamit mo rin ang tagumpay. At ito na nga mga kachika. Sabay-sabay nating panoorin ang viral video. Salamat. Maayong gabi, kaninyong paran. Kalihog, manlingkod. Mga kaigsuunan kong dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin noong nakalaang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga narinig ko at narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na salak magunitan na ni Inday Sara, unidagan pa siya presidente, dili ka magkalisod-lisod, ani, katong naso. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong kingdom nation, at I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC. Dahil talo ka dyan. Kalaban mo, administrasyon. Kalaban mo, dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo. Walang competition. Bakit ako matatalo? They may be a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response.
So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang dilubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat natin gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. At ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang pamulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, sinitingnan ako ng USEC. Sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil, tatlong beses tayo kumakain araw-araw. Kung gusto natin bumili ng leche flan, meron pa ang leche flan. At ayaw natin ng leche flan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old, sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. 2 beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon, hanggang ngayon sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sa tabing daan, gutom. Minsan, sa isang araw, wala na talagang kinakain. Sila ang totoong problema at totoong nangangailangan ng tulong dahil sila ang kawawa. This is about Kingdom of Jesus Christ and the assault on the Kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan na apirmi kanina. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din niya sa Kingdom Nation, nalisang na ang mga tao, nangahadlok na sila. And then I said, mali na malisang, mali na mahadlok, kay bawo mo nga no, ipadalahan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law.
Gipadala sila dinhi para haglukon mo, gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kaibaw mo, anak. Dabawenyos are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Dabawenyos, because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala nila, they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila ang bala, tiramon mo ang tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ko, buhi pa siya karon, naluwi sa Ginoo, she's blessed with a very long life, she's in her 90s. Lumad sila din sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of Davao sa Davao City. Ang iyahang trabaho is mamaligya o kanyantong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Ano mga mga kayutay kung ginatawan na ako karun. O niya, mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. Nakanto siya o baklaran, namaligya siya o mga sandals, mga mga amin na maligya kanyanto. So iyahang ko nakakatun o kanang dili magulat nga naay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer. Pasudlo nimo sa imuhang tindahan. Doon na siya pulong sa atua. Kung matanoon pa ko, kibaw mo, dili magud sa atua sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuhang maligita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa atua ang mga Pilipino, na kung matubang ka sa mga elders, hindi patawagong kag maldita. So, tumatanong pa ko, ang ako ang lula, ang istorya, mga sabat tingali, o niya, ang tubag ko, may hindi na ang ako ang lula, mag-hinay-hinay ka, hindi. Kay, ang gabak sa Ginoo, dili magsaba. Through the years, when I was growing up, mawin ako ang mahinomduman, ang gabak, dili magsaba. Munang nagkaroon ko o hanlok. Imagine mo, mabutlag kayo, di man lang magsaba. Sabay ka, ups, di ka kasagang. Tungod kayo ang gaba sa Ginoo, di magsaba. Motong nagalina, I know, dilitin ko makasulti. When our preacher said, love your enemy, nag-anak na ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro, I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong level. Mas magaling na nag-anak dito. Para di ko makasala. But you know, para sa ako, dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang ako, verse, pulong para kanila mauang ang dabat sa Ginoo, di kayo magsama. Mauna siya ang prinsipyo sa ako ang lula po rin. And God,
will take care of you all the more. Because, come on, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there. Will always be behind you, around you, above you, underneath you. To cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Kaganina, wala naman itong atuang kwan. Background, kaganina, silikugtan ako sa inyong wall. And then, nakabutang dito, 39th anniversary. Nakauna-una ko, nasa pagtuo sa mga inchik, malas magunang nine. Mundo na kaanak ko, siguro sundon na ko, wala may mawala sa ito ah. Kung sundon na ito ang tinunguan sa mga inchik, nabihigil ka mag-celebrate ng nine. So this is our 40th anniversary. Nagmamalakpak ka para sa 40 years. You have come a long way from one to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero na ang gihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Kung sa tanaw na ako, sa kadagahan, sa kalisod, kung sa kadagahan, sa pandaot, kung sa kadagahan, sa dili pagtuo sa inyo, kung sa kadagahan, sa pagkanakansyaw ba sa inyong pagtuo, I think you will reach 100 years or more. Magpadayon o magpadayon mo, basta ang inyong pagsalig o pagtuo, hugot din ha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I will never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na po ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Na doon ay mga dipangayo sa imuha ng COVID-19 response. Pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Nagkakayo. PPMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mong sabato ito. Pero doon ako yung mensahe sa mga Dabawenyo, maupod ang mensahe nako sa inyo nga karon. Dili lang sa mga naadingi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, nalihong ko nga, I will leave you with a verse. And, nangita ko ang verse, butang na ko dito, being afraid. Nandun ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw mo kalimot na ay Ginoo na nagtanaw sa ato ang tanan. O ang iyahang gaba, pili magsaba. Let us clap for 100 more years. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines.
yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!